Kasi once na gaya-gaya po tumaya lang kayo, sabihin na natin, once na gaya-gaya po tumaya lang kayo sa pag-aalaga, at wala naman kayong aral na ginawa, eh sisiguraduhin ko sa inyo na kayo rin ang kawawa, kayo rin ang luluha, di ba, balang araw. So yung pera pinuhunan nyo, eh talagang, ching, bye-bye. Ano? Hello guys! What's up? Welcome back to our channel. Itong inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. So for today's video, gusto ko lang kayong kamustahin. And kung makikita nyo, ayan, katabi ko, tambak na naman yung mga itlog. Pero hindi siya masamang tambak. Ano? So, ito yung harvest namin ng, hindi ako nagkakamili, ay 3 to 4 days. So, actually, naghihintay na talaga yung mga buyers natin. Hindi ako agad naka-deliver ng mga itlog kasi ang daming nangyari this past few days. So actually, delay din yung delivery ko kasi nga, share ko na lang sa inyo na nung February 4, so nanganak na yung misis ko, we have our second child na, so baby girl. And then, syempre, medyo transition pa. Sobrang busy sa car rental business natin, and then busy nga dito sa bagong panganak nating asawa. And then, so medyo nadidelay tayo ng deliver sa ating mga clients. Pero, kung makikita nyo, kung bakit siya tambak ngayon, ang totoo niyan is, naubusan kami ng box. So, kanina lang, galing kami ni Kuya Buboy sa Rosario, Batangas. Kung nagtatanong kayo kung saan ba nabibili yung box, dun po kay Ma'am Tess Aguirre sa Rosario Public Market kung ako nagkakamili. Basta doon lang yon sa bilihan ng mga agri-vet supplies. So bumili kami ng 200 boxes. So 2 bundles yon, kami pa yung mag-assemble. Siya ay 730 pesos ang isang bundle. So kung kayo ay taga Batangas or malapit sa Batangas na nangangailangan ay naghahanap ng quail box, doon kayo pumunta sa Rosario. So far, yun pa lang yung alam ko na meron dito sa Batangas. Hindi ko sure sa ibang lugar kasi nga, yun na yung pinakamalapit sa akin. So yun yung pinuntahan ko. And yun yung lagi kong pinupuntahan once na nangangailangan ako ng mga quail boxes. And kung makikita nyo, meron pa doon. And then, eto. So meron ng ilang nakabox. Supposedly Friday, yung deliver natin sa Palengke. So naka-deliver naman ako sa City Mart, parang 3 days ago. So naka-deliver naman ako ng order nila. Yun yung hindi pwedeng ma-delay kasi meron na silang nilabas na bagong rules and regulations na kapag na-delay yung deliver mo sa desired purchase order date, ang mangyayari is magkakaroon ka ng penalty. So parang 20% yung mababawas dun sa total price nung deliver mo or nung item mo. Kaya kailangan sharp tayo pag nag-deliver tayo sa City Mart Supermarket. Syempre, kailangan din kasi nila yun on time. So itong mga itlog na ito is para naman to sa palengke. So supposedly nga, Friday yung deliver natin, hindi tayo naka-deliver kasi Friday, ang nangyari is check up ng baby namin. Kahapon yun, check up ng baby namin sa Bawan Doctors Hospital. So sobrang busy. And then may mga turnover ako ng sasakyan kahapon and then kanina. Yun nga, hindi ako naka-deliver din ngayon kasi nga wala akong boxes. Kakabili lang natin. So target natin maka-deliver tayo bukas. Ano, bukas tayo maka-deliver sa palengke. And kung makikita nyo, sobrang linis. Ano, sobrang linis ng farm namin. Talagang maintain natin yung cleanliness. And hindi ko alam kung saan dumadaan yung mga pugo. Meron pa rin mga nakakalabas. And eto pa, update ko lang din kayo sa ano, sa status ba ng quail eggs. Maganda yung kalakaran ulit ngayon. Kasi alam naman natin kung nakasubaybay kayo sa mga videos natin or kung nakasubaybay kayo dun sa mga Facebook groups, Messenger group chats, meron doon na talagang nangangailangan na ng itlog. Kasi nga, ang daming nagkaling nitong nakaraang buwan from north, dito sa south, marami rin. So ngayon, ang target naman ng mga racers again and again is mag-load ulit ng mag-load ng mga RTL. And ang magiging effect na naman nun, once na dumami na naman ulit yung may mga alaga na RTL, pagdating sa itlogan na yun, for the next 2 to 3 months at naging stable na yung pag-itlog ng mga pugo,
eh tataas na naman ulit yung ating supply unless meron na namang magkaling. So yun lang talaga yung isa sa mga pagpapataas ng presyo ng itlog, pagtaas ng demand kasi pag mababa yung supply. Paano bumababa yung supply? Kapag kukunti lang yung mga nag-aalaga. Eh kapag madami nag-aalaga at madami din yung volume ng alaga nila, so dadami yung supply, yung demand naman is stable lang. So mag-aagawa na naman tayo sa market. Kaya okay lang naman na mag-alaga yung maraming Pilipino, yung maraming racers, yung maraming aspiring na quail farmers ng mga pugo. Okay lang na mag-alaga kayo lahat, walang problema. Nga lang, tingnan nyo rin kung yung dami ba nang aalagaan nyo is applicable pa dun sa demand sa area nyo. Kasi once na talagang ang dami nyong na-produce na itlog, sabihin naman natin, kasi ito perishable to eh. Pag sabing perishable, nabubulok yan. Ano? So pag nabubulok, may lifespan. Pag may lifespan, kailangan ma-target mo bago pa mabulok yung mga itlog, kailangan ma-out mo na kagad. Once na hindi mo na-out yan, so on a certain period of time na kinakailangan, ang mangyayari dyan is ibabagsak mo, pamimigay mo ng mababang presyo yung itlog mo para lang ma-out mo, which is makaka-apekto yan dun sa mga racers na stable yung market. Kasi mababalitaan nila na sa ganitong lugar, sa ganitong palengke, mababa yung bigay ng itlog. Bakit? Kasi over yung ano production mo. Kaya ang mangyayari, magiging domino effect yan. So hanggang sa makarating yan sa iba't ibang lugar na ganun yung mababalitaan nila na bagsak yung presyo ng itlog. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Nangyari lang is, ikaw, o ikaw na nanonood, kung nag-aalaga ka ng pugo na sobrang dami, eh, nagkaroon ka ng overproduction, so makaka-apekto ka sa karamihan ng mga nagko-quail farm. Unless, ang taas talaga ng demand. Pero kung ganito, na hindi na natin masabi talaga, hindi na natin masabi kung kailan ba talaga tataas at bababa yung presyo ng itlog. Pero so far naman, as of February 17, 2024, madaming naghahanap ng itlog. Kasi nga, mataas yung demand kasi mababa yung supply. Once naging stable yung supply or tumaas pa yung supply versus dun sa demand, for sure, bababa na naman yung presyo ng itlog. Ako, hindi pa ako nagtataas kasi siguro mga 1 week pa magkahanap ako ng 5 pesos kasi nagbaba din ako last month ng almost 10 pesos per box. Pero sa City Mart natin, stable tayo kasi okay naman yung presyo nila. Actually, sinilip ko yung mismong supermarket few months ago. Nag-check ako na maganda yung presyo nila. Retail. Naka-retail yung mga itlog. Which is, hindi naman natin talaga pwedeng gayahin. Kasi, number one, air condition yung pinaglalagyan ng supermarket. Nagbabayad sila ng mataas na tax. Kaya, okay lang yung presyo nila. Parang 250. Kung susumahin mo yung isang box, 250 pesos. Pero naka-retail siya. Kaya, kung yung wholesale na 100 pieces, nasa 250 pesos din yung 100 pieces na itlog. And, ayun nga, gusto ko lang din lagi na ipaalala sa inyo na be mindful kapag nagbi-business kayo. Kung hindi man quail farming, kung hindi man ano, kung ano mang business, be mindful. Pag-aralan nyo ba yung, kung may demand ba talaga yung business na papasukin nyo. Kasi once na gaya-gaya po tumaya lang kayo, sabihin na natin, once na gaya-gaya po tumaya lang kayo sa pag-aalaga, at wala naman kayong aral na ginawa, eh sisiguraduhin ko sa inyo na kayo rin ang kawawa, kayo rin ang luluha, di ba, balang araw. So yung pera pinuhunan nyo, eh talagang, ching, bye-bye. Ano? So, kung nagbabala kayo or nagpaplano na mag-alaga ng pugo, maganda naman. Ano? Be mindful nga lang sa dami ng volume na aalagaan nyo. Kasi ako, nag-stay na lang muna ako sa ganito, 2,000 to 3,000 heads lang muna. Before kasi nag 5,000 heads ako, biglang bumagsak. Kasi nga, siguro, yung sinasabi ko na na-experience ko na kasi, once na sobrang dami ng inalagaan mo, at yung demand naman sa area mo is ganun lang. So, wala. Unless meron kang quick business. Sabihin natin meron kang 10 to 20 stalls ng quick. Doon mo isusupply lahat yung sarili mong produce. For sure, tiba-tiba ka. May kita ka na sa itlog, may kita ka pa sa quick. Diba?
Kaya, pag-aralan nyo mabuti kung ano yung mga business nyo. And, tingnan nyo guys, hindi naman sa pagmamayabang, talagang ang gaganda ng produce namin itlog. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Ando dun siya sa tamang size. Kasi meron kasing instances na sobrang lalaki ng itlog, which is hindi na yun maganda. Bakit? Once kasi na inilagay mo siya sa kahon, sikip. Pag sikip, mababasag yan. Pag nabasag, ibabalik ng ibabalik nung tindahan. Sabihin, sobrang lalaki ng itlog, teso, kaya nabasag kasi siksikan. Ando dun lang dapat tayo sa ano, sa average size ng itlog pugo. Kung di ako nagkakamali, nasa ano to eh, ang pinakamagandang size is 8 to 10 grams per egg. Kung di ako nagkakamali, kasi parang yun yung sinukat ko before nung nag-send ako ng proposal dun sa supermarket. Nagtatanong sila kung ano ba yung size ng quail eggs. So ang ginawa ko, tinimbang ko, nagtimbang ako ng parang 20 pieces para makita ko kung ano ba yung average dun sa 20 pieces. So lumabas doon, pwede kong nagkakamali, hindi ko na din tanda kasi ang tagal na rin. Parang almost 3 years ago na rin nung ginawa ko yun. So, parang around 8 to 10 grams. Yun ang tingin kong pinakamaganda. Kapag lumaki yung mga itlog mo, tendency niyan kasi pag hindi kinaya ng kubo mo na ilabas yung ganun kalalaking itlog, mamamatay yan, yun yung prolapse na pinatawag. Namatay sila kasi hindi nila kinaya yung paglabas ng itlog sa mga puwet nila. And maintain nyo guys yung pagpapatukan nyo. Kasi dyan din magagaling yung itlog eh. Kapag laging bitin yan sa patuka, i-expect mo na hindi mangingitlog yan on a daily basis. Hindi naman talaga 24 hours. Eh. Sabihin natin 25 hours, may delay kasi yan. So 24 to 25 hours yung cycle ng pag-itlog nila. Eh kung hindi sila nakatuka ng maayos, for sure, magkakaroon ng delay yung pag-itlog nila. And kapag ganun ang ganun, logika kasi tumutuka rin naman sila pero hindi sila nakakapag-produce ng itlog ng tama sa'yo. Kaya, huwag nyo kakalimutan na yung patuka at saka yung painom na malinis, yan yung key sa pag-aalaga ng pugo. And syempre, isasama mo yung palaging malinis yung sahuda ng mga ipot mo. Bakit? Once kasi na mainit na yan, sabi ko before sa mga videos ko, kaya may proper waste disposal tayo pagdating sa pagpupugo, is once na, hindi naman sa nilalahat ko, pero meron talaga akong nakikita na 2 to 3 days daw sila bago magtanggal ng ipon. So ang ginagawa lang nila, ipinutulak lang nila sa isang area dyan. Ang nagiging effect kasi nun, kung yung area mo is hindi kagaya ng area ko, yung area ko kasi, ang ganda, ako na magsasabi, i-admit ko at itataas ko yung bangko ko na ang ganda ng area ko. Bakit? Kasi bihira kang magkikita ng langaw dito sa loob ng aking puguan. Kung meron man, hindi yan nagtatagal dito. Kasi laging malinis, everyday nililinis ng nanay ko itong mga sapin na to. Kaya wala rin halos mapala yung mga langaw. Kung may langaw man, sabihin na natin isa, dalawa. Pinakamadami na siguro yung 5 piraso na makikita kang langaw dito sa loob ng aming farm. Kasi nga, kung napanood mo yung mga previous video natin, tayo ay naka fine nets. Fine nets yung nakapalibot dyan sa ating puguan. Para nga, ma-prevent natin yung pagpasok ng mga langaw and syempre, ma-prevent natin yung dami, makontrol natin yung dami ng mga ibon na pwedeng pumunta sa loob ng ating farm na nakikituka sa mga patuka ng ating pugo. And tingin ko, pag sobrang dami rin ng ibon na, nakakonsumo rin talaga sila sa feeds. So, ayun, going back, kapag 2 to 3 days hindi ka naglinis, ang baho niyan. Ako na nagsasabi. Ranas ko nung nag-uumpisa pa lang ako, nung nag-visit ako sa mga puguan, natanong ko sila kung kailan ba sila naglinis ng ikot ng pugo. 2 to 3 days daw, 1 to 2 days. Ang pinakamaganda at pinaka-the best talaga is everyday. Every morning. Bakit? Kasi hindi pa naman nangingitlog yan sa umaga. Huwag kang maglilinis sa tanghali, sa hapon, sa gabi. Bakit? Kasi yan yung oras ng pag-itlog ng mga pugo. Once na naabala mo sila, madidelay din yung pag-itlog nila. Kasi may stress yung mga yan. No, huwag niyong hahayaan na ma-stress yung mga alaga ng pugo. Huwag kayong mag-aalaga ng pugo sa tabi ng kalsada. I mean, literal na sa tabi ng kalsada. Yung talagang malapit sa mga sasakyan. Pero kung meron namang distance, sabihin natin na siguro mga
20-50 meters away, tahimik na rin yun. Maglagay lang kayo ng radyo. May radyo tong farm natin. Siyempre, pag nagbablog tayo, kailangan natin patayin. Kasi may mga music ba na naka-copyright. Kasi naririnig sa video natin, naka-copyright ni YouTube. So, nalelesen yung uploads natin. So, kung meron kayong gustong itanong sa akin, nakakatuwa pala kasi meron ako nabasang isang message kanina. Though hindi talaga ako nagbubukas na ng masyado ng page natin, yung Lakbay ni Alas. Hindi ako nakapag-open masyado, sobrang busy nga. Meron akong nabasa doon na nag-thank you siya kasi meron na daw siyang natututunan, mga tips sa pag-aalaga ng pugo doon sa ating mga videos. So, thank you po. Once again, salamat po ng madami sa patuloy niyo pong pagsuporta, panonood, pagsubaybay, pagtangkilik at pag-aaral sa mga videos natin. And hopefully guys, hopefully makapag-upload tayo ng maliliit. Kasi sobrang busy ko talaga, nagmumultitask din ako. Minsan, pag sa uwaga nakakapya ako, na natutulala na lang ako. Kasi naisip ko yung magiging araw ko, sobrang loaded talaga. Kaya, thankful pa rin ako kasi naisisingit ko talaga itong pag-vlog natin. And gusto ko kasi talaga na mag-share ng mga information about quail farming. Though alam ko hindi niyo masyado gusto yung mga videos natin about mga native pigs, mga native chickens. Pero meron kasi talaga akong ginugol ngayon sa pag-native pig at pag-native chickens. Gusto ko lang i-share sa inyo na hindi lang pugo yung pwede nating alagaan. Hindi lang manok, hindi lang baboy. Madami pa tayong pwedeng alagaan. Before guys, meron pa akong guinea pigs. And lately lang naisip ko na maglalagay ulit ako ng guinea pigs dito sa farm. Kasi nga gusto ko maging integrated farming tayo. Gusto ko madami tayong mga inaalagaan dito sa farm natin. Kasi ako kasi naniniwala ako na pag inalagaan mo yung buhay ng iba, ano, though tao man yan, hayop man yan, pag binigyan mo ng importansya yung mga buhay ng mga yan, may magandang kapalit. In return, merong magandang mga blessing na darating sa buhay mo. Kasi binibigyan mo ng importansya yung buhay ng iba. So for sure, yung ama natin na nasa langit, magbibigay siya ng blessing sa'yo kasi alam niya na importante sa'yo yung buhay ng iba. Kaya yung buhay mo, magiging importante din sa kanya. So, ayan. Hopefully again guys, meron kayong natututunan sa mga videos natin. And, laging nyo yung tatandaan na huwag yung pagdududahan yung mga sarili nyo sa mga kaya, sa mga pwede nyo gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo. Guys, thank you so much sa pagsuporta. Salamat. Kindly share, like, subscribe yung mga videos natin. And pipilitin natin mag-upload ulit ng video. Thank you!